So, ito kinakabit na yung mismong steering wheel. Pala yung steering wheel na binili online. So, nabili ito sa Shopee. Ang price nito ay 678 pesos. So, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kinakailangan. Kailangan i-check nyo maiging bibili yung steering wheel dahil D-type siya. Ayan. Kung mapapansin niyo D-type. So, hindi siya pabilog. So, yan. Meron siya ditong diretso dito, then tsaka lang siya bibilog. Ayan. So, yan. Online binili to. Ayan. O, diba? Black and leather siya and mabigat siya. And kapag kinabit to, talagang hapit-hapit mismo dun sa may steering wheel. So, ito kinakabit na yung mismong steering wheel. Ayan, nakakabit na yung pinaka-steering wheel. Ayan. Medyo kinakailangan lang ninyong lakas-lakasan ng pagkabit dahil talagang lumalaban siya dahil para maging hapit na hapit. So yan, ito talagang nakaganito yan para syempre sa handle, magkabilaan yan nakaganyan. Na parang meron siyang kurba dito and then pagdating sa baba, ayan, naka D-type siya. Ayan. So, ang ganda ng itsura niya. Nakalagay Nissan and ito naman, hindi naman to nabubura. Yan, and then meron lang din siyang logo dito na Nissan. Ayan. Para siyang ano, ayaw mag-focus, ayan. Para siyang metal, no, na nakalagay Nissan. And ito, medyo glossy siya. Pagdating dito, ito leather talaga siya. Naka-leather na naka-ano siya, ayan, no. Yan. Yan ang pinaka steering wheel namin ngayon. Unbox na natin yung coil rubber matting para sa kotse to. So, bumili rin kami online sa Shopee rin ito. Kakarating lang. So, 5 pieces siya. Ang color niya is red and black. Bigat ah. We'll be right back.
ano siya, red and black siya na coil rubber matting. So, 5 pieces siya. Ayan, naka-plastic naman siya. And ito yung brand niya, Gatsby. So, yan, quality car mats, luxury universal. So, yun nakalagay sa kanya. Dahil kailangan palitan yung sa floor mat ng sasakyan, dahil kapag umaakyat ka, kahit hindi umuulan, talagang bumaba ka talaga yung mga alikabok, yung mga putik. Pero pagdating kasi sa mga ganitong mat, ayan, kung mapapansin ninyo, makapal siya. Kuha tayo ng isa. Bigat. So, ayan. Nakaganyan kasi siya. So, remove lang natin yung mismong karton niya. And, nakaano pa pala siya. So, ayan. May nakadikit pa sa likod. Tanggalin na lang yan. Tatanggal siya. Ganito siya kakapal, mga kalakwatseras, kung mapapansin ninyo. Ayan. Sobrang kapal niya and malambot. Ayan. Rubber yung ganito niya. So, pero kapag inapakan mo siya, hindi makikita yung putik, yung alikabok, yung bakat ng sapatos niyo pag umaakyat. Lalo na pag mga nasa second row, syempre may passenger kayo, hindi niyo naman madalas syempre sasabihin sa mga sasakain sa inyo na yung sapatos yung puputik. So, ito, maiya naman kayo. So, ikaw na lang ang mag-adjust. So, bibili kayo na ganitong floor, ng ano, mat sa floor sa sakyan ninyo. Ayan. Red and black ang binili. So, yan. Para kakulay din siya ng sasakyan. Kasi, di ba, ang seat cover din is red and black. Then, yung pinaka steering wheel niya is black lang. So, parang hindi naman masyadong mapula lahat. So, mamaya ipapakita ko sa inyo, ikakabit later sa sasakyan. Ikakabitan namin yung mga mat sa sasakyan. So, ito. So, ilan siya? 5 na mat. So, ilagay natin. So, ulitin ko, ang color is color red and black. And super, ano siya, malambot. Thank you.
kami ng key cover para dito sa susi para sa sasakyan. So yan, kailangan alam nyo rin syempre kung ano yung bibili ninyo. So ito yung key namin, and then ito yung dumating. I-link ko na lang dito kung magkano and saan nabili to. So ito kasama to, ayan, and mismong itong cover ng para sa sasakyan. And kasama ito. So isasama natin siya doon sa pagkabit. So kakabit na natin 'to mismong susi dito sa mga pang-cover niya. So ayan, pasok natin dito. Pagalito dahil nandito yung pinakalaki na unlock. So, tapat lang natin. Pasok sa loob. Ayan. And then, after, kailangan maipasok ito dito. Kailangan maipasok to dito. So, kailangan, may kasama na rin siyang screw. So, itong pang screw to, so, screw natin para ma-open. Diba? Hindi na kayo papahirapan ni Shopee dahil kasama yung mismo pang screw. May pang skip. So, left dapat. Medyo mahirap lang kasi ang liit. Pumudula sa kamay. So, pasok muna natin to. Mauna muna natin pasok to dito. And then, pasok naman to dito. So, kailangan pantay lang siya. So, yung screw, ipasok na natin dito. Yan. Ito tayo sa maluwag-luwag. Then, papasok dito. Ayan. So, kapag napasok na yan dyan, tsaka natin siya i-screw. Oh my God. Wait. Naiwanan yung pinaka-isang kitchen. So, ayan. Pero parang hindi siya nakapasok maigi dun sa loob. Pero, pagdating sa mismong screw, ilalim na siya. And nakamasikip na siya. So, try natin ikutin. Para siguradong hindi malalaglag yung pinakasusi. Ayan, siguro hindi na lang malalaglag yan. So, ayan ang magiging itsura niya.